Uy, parang saboy. Saboy. Ano ba? Huwag mo nga akong abalahin. May iniisip ako eh. Meron lang sana ako sa iyong itatanong eh. Ano yun? Yung tungkol sa Marcos Burial. Oh, hindi ba tapos na yun? Naipalibing na nga, di ba? At saka nararapat lang naman na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Kasi dati siyang sundalo at isa siya sa pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Ang problema dun. At saka dapat nararapat lang na lahat ng mga bayani ng Pilipinas ilibing sa libingan ng bayani. Tulad nila Dilima, Contiveros, Bamakino, Pangilinan, at saka si Mar Rojas. Yun naman total mga piling bayani naman yun eh. Eh di ba mga buhay pa yung mga yun? Ah, mga buhay pa ba? Para kasing wala lang sila eh. Oo kaya, mga opisyalis pa nga ng gobyerno natin yun eh. Oh, talaga? Parang, ano ba naiambag ng mga yan? Parang wala naman, may naipatupad ba na batas yan? Ayun, si Lenny Robredo pala. Si Lenny Robredo lang naman yung nagtinda ng lugaw tapos kumita ng milyon-milyon. Si Mar Rojas, ito isa to sa ano eh, malaking contribution ng pagkuha sa Yolanda Pan, na imbis na pinakinabangan ng nasalanta, eh ibinulsa niya. Ito, lalong-lalo na to si Dilima. Yan, ito talaga ang pinakamalaking naiambag sa Pilipinas. Isa siyang bayani ng mga pusher, ng mga adik. Kasi isa siya sa tumulong na magpalaganap ng droga, lalong-lalo na sa Bilibid. Pagawaan niya yon. Si Kiko Pangilinan, wala lang to si Kiko Pangilinan eh. Epal lang to eh. Walang papel to sa bansa natin. Si Contiveros, yan si Contiveros. Hindi ko alam kung anong gustong mangyari niya sa buhay eh. Nangarap din natang maging ano, prinsesa o maging reyna ng Malacanang. Saka yung lalong-lalo na, ito pa pala. Mga desperado yung limang yan eh. Ginagamit pa yung mga kabataan para lang mag-rally sa tulad nung nang ginawa sa EDSA kanina. Yung mga nag-rallying kabataan na mga parang mga estudyanteng binayaran lang, yung mga walang pangdota. Saka yung mga nakita ko, yung mga grade school. Puta, pinagra-rally mga grade school. Anong alam nun sa administrasyong Marcos na nakaraan pa? Eh, mga ano pa eh. Hindi pa ata mga sperm cell yung mga yan eh. Saka ano, ina-assist pa ng ano, mga madre. Saka nung si Bishop Villegas. Ayan, shoutout nga pala kay Bishop Villegas. Mawalang galang na po. Hindi po ako naniniwala sa mga pinagsasabi nyo. Ako po, sampu ng aking mga kasamahan, ay naniniwala sa salita ng Diyos na nakasaad lamang sa Biblia. Hindi po sa salitang ipinapalaganap nyo na walang kwenta ang ating presidente. Naku, kontrolado ka na ng mga dilaw. Puting-puti pa naman yung damit mo sa simbahan. Kayong mga binanggit ko kanina, mga limang bayani, kayo dapat ang, total, mga tutul na tutul kayo sa paglilibing kay Marcos sa libingan ng bayani. Kaya dapat kayo na lang. Para matapos na yung issue na yan, kayo na lang ang ilibing. Ha? Hukayin si Marcos, kayo ang ipalit. Mga ulul.